Samantala, former Secretary of Justice Laila De Lima nagpanik di umano sa pagsisiwalat na ginawa ni Major General Jovito Palparan ayon kay Yusek Lorraine Badoy ng NTF-LCAC. Si Franco Baranda para sa detalye ng balita. Isang hindi inaasahang pagbubunyag mula kay retired Major General Jovito Palparan ang ikinagulat ng maraming tao sa bansa. Ito ay dahil sa pagkakasangkot ni Senator Leila De Lima sa mga ibinunyag ni Palparan. Pagdating ko rito, ang laking gulat. Ang dami talaga, walang nagsasabi na ni isa na magsasabi na hindi totoo yung accusation sa kanya. Lahat at naging close ko itong mga taong nakasama nila De Lima nung araw. Nagpo-provide kasi dito may mga sa Bilibid kasi may mga tinatawag mga marcha, nag-assist kung may bisita darating. No, mga PDL ito, pero trusted. So, nakaka-close in, nakaka-plapit sila kay DOJ Secretary noon at hinatid pa nila doon sa kubol noong namatay nata si Sebastian. At nakipag-deal talaga sila doon, nakipag-ano talaga siya. At pag dumating sila doon, kunyari pa, dadaan pa daw yan sa simbahan. Kasi itong nagpasimbahan na mga tao na kilala ko, kaibigan ko na rin, sasamahan siya doon sa simbahan, may kunting prayer siya. Tapos pagdating niya, iikot siya doon, pupunta ngayon sa kubol ni Sebastian at doon magsasara. Maglalak for 20 minutes. Anong gagawin mo doon as the Justice Secretary alone with an inmate? Grabe yun. Maliban sa mga katiwalian sa Bilibid, ay kasama ring inilahad ni Palparan ang nangyari sa likod ng kanyang pagkakabilanggo sa naganap na kadapat impenyo kidnapping case. In the first place, nung kaso namin sa DOJ, my accusers, ng complainant, never mentioned na involved kami sa kidnapping. They just accused me of arbitrary detention and some others like torture and some other nine complaints. Legal complaints. So, hinarap namin, sinagot namin, meron akong abogado na tumulong sa akin, pro bono pa, wala akong pera ng timeline, civilian ako eh. So, hinarap namin yan. We are supposed to be happy na nasagot namin mabuti lahat ng allegation is yung nine accusations. But, very sad also, the DOJ, without our knowledge, no? Bigla na lang doon sa resolution nila, lumabas na they are indicted me for the crime of kidnapping and serious illegal detention. And we have no defense on that. Wala kaming defense because that was not included in the complaint. So, sinabmit nila yan sa court kagad. Agad naman na naglabas ng pahayag si De Lima ukol sa nangyaring interview. Dito ay pinuntirya niya si Yusek Lorraine Badoy na isa sa mga nag-interview kay Palparan. Ani De Lima, gaya ng amo niya na si President Rodrigo Roa Duterte na kapag nagigipit, sa Bilibid lumalapit. Maliban dito ay sinabi rin ni De Lima na nagkakandara pa ang NTF-LCAC na mag-red tag sa mga progresibong grupo at babalik pa umano ang Pangulo sa China para halikan ang paanan ni Xi Jinping, bagay na kinaawaan ni Yusek Lorraine Badoy sa dating kalihim. Kung ano na pinagsasabi, actually naawa ako sa kanya kasi as a doctor, parang nakikita ko fractured na yung ano niya, yung parang nagde-deteriorate na yung mental status niya kasi kung ano na pinag-uusapan, kahit si Xi Jinping napasok niya, di ba, nahahalikan daw ni Pangulong Duterte yung paa or something like that, di ba? And yet, this is the president that's going, who's going to leave the presidency with trust and approval ratings that are unprecedented. Dagdag pa ni Yusek Lorraine Badoy, dahil sa pagkakabuko ni Palparan sa mga kinasasangkotang katiwalian ni De Lima, ay nagpapanik na di umano ang naturang senador. Hindi, we stand on solid ground. Siya yung nabubuko ngayon, no? At siya yung nagpapanik dahil lumabas na naman itong yung katotohanan tungkol sa kanya na yung capacity niya for corruption, no? And yung mga buhay na pinagsisira niya dahil napaka-corrupt niya na Justice Secretary. Para sa Pilipinas Kumahal, Franco Baranda, SMNI News. Subscribe to SMNI News Channel and turn on notification button for more news updates.